Si Andres Bonifacio E. de Castro, o mas kilala nating Andres Bonifacio, ay isang Pilipinong makabayan at revolusyonaryo. Binansagan siyang ama ng Katipunan. Siya ang nagtatag ng KKK na naglayong makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Ipinanganak noong November 30, 1863 nina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Panganay si Andres sa anim na magkakapatid at sa murang edad na 14 ay natuto ng maghanap buhay buhat na magkasunod na namatay ang kanyang mga magulang dulot ng tuberculosis. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon, tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at sumulat sa wikang Espanyol at Tagalog na naging dahilan upang makakuha siya ng trabaho bilang clerk messenger sa dayuhang kumpanya na Fleming and Company. Sinasabing interesado si Bonifacio sa klasikong kanluraning rasyonalismo at mahilig magbasa ng mga gawa nina Victor Hugo, Jose Rizal at Eugene Sue. Siya ay nagkaroon ng isang malalim na interes sa pagbabasa ng mga libro ukol sa French Revolution at mga buhay ng mga presidente ng Estados Unidos, dahilan upang makakuha siya ng isang mahusay na pag-unawa sa mga socio-historical na proseso. Sumulat din siya ng mga artikulo at mga tula na tungkol sa pagmamahal sa bayan, karapatang pantao at kasarinlan ng ating bayan. Isa sa pinakasikat na tulang kanyang isinulat ay ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Taong 1892 ay nakilala naman ni Andres ang ikalawang asawa na si Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Oryang. Ang kanyang hangarin na mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay itinatag ni Jose Rizal noong July 3, 1892 sa layuning pagkaisahin ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon at pagbuo sa bansa. Matapos dakipin at ipatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan, itinatag ni Bonifacio ang Katipunan o Kataas-taasan, Kagalang-galang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK noong July 7, 1892. Ito ay isang lihim na kilusan na di naglaon ay naging sentro ng hukbong Pilipinong mapanghimagsik. Sa isang maliit na kwartong naiilawan lamang na isang lampara sa Calle Azcárraga, Maynila, isinagawa ang sandugo. Ang sandugo ay pamamaraan ng kilusan kung saan ang mga kasapi ay pumirma mula sa dugo ng kanilang mga bisig na sumisimbolo sa kapanganakan ng Katipunan. Sa pagtatatag ng Katipunan, kinilala si Andres Bonifacio bilang ama ng rebolusyon at ang naging ikatlong supremo ng kilusan. Samantalang, hinirang namang lakambini ng Katipunan si Gregoria de Jesus. Nabunyag ang kilusan sa mga Espanyol matapos maganap ang sigaw sa Balintawak o mas kilala na ang sigaw sa Pugadlawin noong August 23, 1896. Dito ay tinipon ni Andres ang kilusan at sabay-sabay na pinunit ang kani-kanilang sedula. Ang pagsuway na ito sa mga Kastila ay naging isa sa pinakamainam na araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa gitna ng rebolusyon, nahati ang Katipunan sa dalawang grupo. Ang grupo ng magdiwang sa pamumuno ni Andres at ang magdalo na pinamumunuan ng mga ilustrados sa pangunguna ni Baldomero Aguinaldo na pinsang buo ni Emilio Aguinaldo. Ginanap ang Tejeros Convention noong March 22, 1897 upang mapagpasyahan ang paghalal ng Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Dito ay nahalal na Pangulo si Emilio Aguinaldo at naihalal sa mababang posisyong tagapangasiwa na paloob or Interior Director si Andres. Hindi matanggap ni Andres ang naging resulta ng eleksyon
Kaya ipinagpawalang bisa niya ito, habang patuloy naman ang panunumpa ni Aguinaldo bilang pangulo. Dahil dito, kinusuhan si Andres ng sedisyon at pagtataksil laban sa pamahalaan at patuloy na hinatulan ng parusang kamatayan. Pinagaan ni Aguinaldo ang hatol sa habang buhay na pagkakabilanggo at pagpapatapon sa malayong lupain, ngunit sa payo na din ng iilan at sa pangambang tiyak na magiging hadlang ang Supremo ay tuluyang ibinigay ang hatol. Habang hindi pa nakakaalis ng Cavite, siya ay ipinahuli ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan. Iniutos kay Mariano Noriel na ibigay ang hatol sa isang selyadong sobre kay Lazaro Macapagal. Iniutos ang pagbaril kay Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio noong May 10, 1897. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy nating ginugunita ang November 30 bilang paggalang sa kapanganakan ng ating bayani na si Andres. Inaalayan din ng mga bulaklak ang dambanan ni Bonifacio sa Balintawak, Quezon City. Matatagpuan din ang liwasang Bonifacio sa Maynila sa gitna ng mga gusali ng post office at ng Manila Metropolitan Theater. Tunay ngang ikaw ang ama ng himagsikan at revolusyonaryong Pilipinas.